Naniniwala ang isang security analyst na kayang tuldukan ng China ang nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa interview na RMN Manila, sinabi ng security analyst na si Dr. Chester Cabalza na malaki ang gagampanan ng China sa digmaan, gaya ng ginawa nitong panghihimasok para mapagbati ang Iran at Saudi Arabia. Sinabi ni Cabalza na hindi kayang maresolba ng kasalukuyang world power na Estados Unidos mag-isa ang hidwaan ng Israel at Palestine. Ginagamit din anya ng China ang lakas ng ekonomiya para sumunod ang mga bansa. Definitely, ang lakas kasi ng ekonomiya ni China around the world din kasi second largest siya. So, yun yung inaantay nating dynamics. The US cannot resolve it by itself now kasi nga medyo tainted and challenged siya. Inaantay natin para ma-resolve itong issue yung boses ng mga major powers. Kung paano sila maglaro ngayon sa dynamics na ito kasi nagbabago yung mundo natin. We are at this stage right now na nasa multipolar world tayo. Ibig sabihin maraming mga gustong maging leader. We are still nominating kung sino yung mamumuno. Kasi ang mahirap dito kapag napakaraming leader sa mundo, lalong ang daming kaguluhan. Pagdating naman sa isyu ng Pilipinas at China, kailangang timbangin mabuti ng bansa ang political strategy at hindi lamang pagtuunan ang isyu sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kinakailangan mautak yung mga diplomats natin, leaders, presidente natin at yung mga commanders natin in the armed forces on how to deal with China. Kasi nga, hindi dapat one-sided. May naipanalo tayong kaso laban sa kanila. At kinakailangan irespeto ni China yun dahil kailangan niyang irespeto yung international law. So, maging superpower man siya, no one is above the law, no? Not a superpower. Ang sinasabi natin dito, pwede naman yung strategic political concerns natin in the West Philippine Sea, hindi natin i-compromise yan. But sa ibang aspeto, pwede naman natin pakiusapan si China kung paano tayo magtulungan. Yan po si Dr. Chester Cabalza, isang security analyst sa panayam ng Straight to the Point, dito po sa RMN Manila.